natin America at Empower Consumerism po. So, ngayon mo yung palakpak para kay Upline, Sunday Boy. Yan! Yan! We're back, Mar! Nasa momentum na tayo kanina eh. Ang dami nating attendees. Ang gagwapo at ang gaganda. Pasensya na po sa 100 plus kanina na nasa loob. At naputol po yung momentum natin. Nakakaya po kasi sa iba na hindi makapasok. Yan. So, okay, so ano tayo? Start tayo ulit. Back to zero tayo ulit. Magsimula po tayo ulit sa pagpapakilala. Ayan. Ang dami pang pumapasok. Walang ang ingay. Ayan. Sakitin ko na yung sound. Okay, para makapag-focus tayo sa ating training. Ayan. So gusto ko po makita yung mga active dyan. Pwede mo ba, pwede ka ba mag-type na power dyan kung ready na po sa ano sa topic natin? Mga 50 na power. Mga 50 na power, mag-start na tayo. Ayun mo, ang dami yung. Ala, lapito. Ang dami. Ala, 51 na. O, 52 na power. O, 53 na. Ala, bilis, bilis. Grabe, meron pang power 50 times. Meron pang power ranger. Ang diba? Diyan natin makikita kung active ka dito sa training ngayon. Kaya ginawa po natin yung mga training ng UPI. Ay, napag-meetingan namin, napag-usapan namin, nagagawin po natin yung training natin. Lahat na training ng UEI through Zoom. Kasi bakit? Pag, sa Zoom po kasi, pag dito po tayo sa loob, mas makapag-focus po tayo sa training unlike yung live. Ako kasi, lagi ko yan inihahambing yung sarili ko sa iba. Pag sabi ko, pag live pala talaga, hindi ka makapag-focus sa training kasi may dadaan dito, tapos magluluting-luting pa, minsan yung live. No, yung nasa momentum ka na sa training mo, out of focus ka dahil nag-loading yung internet mo, di ba? So, maliban dun, pwede lang kasi na hindi mo talaga ma-adapt eh. I mean, hindi mo makuha yung tamang timpla ng training. Okay, so ito ngayon, yung training natin lahat, through Zoom na, pati mga NDO lahat. So, abangan nyo yan, pati sisil natin, dito po tayo, pupunuin po natin yung Zoom. Kasi halos hindi pa muna pupulo ng UEI ang Zoom eh. So sana sa Thursday sa CSEL, papupunod natin hanggang 1,000 plus tayo dito sa loob para malupitin. Okay? So yung topic ko ngayon is Facebook marketing. Sa mga first time po akong makita, first time po makapag-attend dito. Ako po si Sunny Boy Aldas. Isa po sa pinakagwapong speaker ng Ultimate Eagle International. Kung agree ka, mag-comment ka ng gwapo. Dapat makita ko yan. Tingnan ko. Tawa? Parang walang nagko-comment ng guwapo ha. Ayun, sabi o. Ba't meron gapo? Meron pang sana all guwapo o, di ba? Guwapo 1,000 times, guwapo. Alright, so stop na sa guwapo. Baka may mag-type na pangit dyan ha. Si Guada nakikita ko, sabi niya. Guwapo ka dyan ha. Ikaw Guada ha. Alright. Okay guys, so ano na po tayo sa loob ngayon? Nasa 318. Parami pa po tayo ng parami. Maganda, umisa na po natin yung training natin. Ang training po natin ngayon is about Facebook marketing. Refreshment lang po siya sa mga luma na po nating mga humahataw. Kasi baka minsan naligaw na yung landas mo, naligaw na yung paano ka humataw, hindi na tama yung ginagawa mo, wala na sa sistema, di ba? Baka online-onlinean ka na lang. Kasi may tinatawag po tayong mga onliner na nag-online-onlinean lang. Yung mag-online-online lang, tapos recruit lang. Na walang pattern, walang sistema. Sabi nga ni Upline RPD, kung mabasa nyo kanina doon sa DAO, kung sabi niya nga doon, mas maganda yung may direction kaysa mabilis. Di ba? Sabi niya Upline RPD. So itong sistema na itong may direction. Kaya kahit mabagal ka, pero nakasystem yung galaw mo, step by step, ganun yung galaw mo. As long na ginagawa ko siya every day, may direction ka, may pupuntahan ka. Kaya ibig sabihin ko, ano may pupunikita namin ngayon, na mga uplines nyo, mga mentors nyo, mga kumikita ng ganung kalaki, 300,000, 200,000, 500,000, darating ang nakikitain mo nyo dyan. Okay? So, ang ibabagsak ko po ngayon is Facebook marketing system. Okay, sistema po siya. So, kung ayaw na nagagawa na ito ng iba, okay, baka yung iba, makailangan mo lang na i-innovate, paunti-unti yung topic mo. I mean, yung
Facebook marketing mo. Anyway, oh, may mga ibang grupo po tayo nandito ngayon sa loob. Mga sinindan ko po ng link. Hello po sa inyo. Okay, so later ho, pwede lang po kayo mag-inbox sa akin about the screen, ibigay ko sa inyo. Then, meron po tayo dito mga taga-Bohol na nandito ngayon sa loob. Nag-attendin po sila. Alright, so guys, let's start. I-play ko lang po ang ating PowerPoint ulit. Ayun. Ganun pala yun. Kasi kanina marami nagre-reklamo. Ba't doon apply? Ikaw lang nare-relate. Tsaka yung host, hindi kami nakikita. Tawag po doon webinar. Yun po yung ginagamit talaga ng mga trainings para makapag-focus ka talaga sa slide. Okay, kasi yung iba dito, hinahanap nila yung mga crush nila. Hinahanap nila yung mga crush nila, ginaganon-ganon. Ba't wala yung crush ko dyan? Ba't wala dyan? Naging scroll-scroll pa ang mga yan. Kaya doon kanina, ano ka, diba? Ba't hindi ka makapag-scroll? Wala kang makitang tao. Nakikita mo na yung speaker. Okay? So, ayusin lang muna natin yon. Gawin natin 1,000 attendees doon. Alright? So guys, basic Facebook marketing. Okay? Ito po yung pinaka-basic sa lahat ng basic. Okay? Kasi marami pong nagsilabasan. About sa Facebook marketing, may mga nag-innovate po. No? May mga lumabas na boosting, may mga lumabas na gano'n. No? Tawag doon mga advanced na yun eh. So ito po yung pinagawa ng maraming grupo at sa group po namin na very basic lang na kayang-kaya mo siyang sundan. Okay? Sabi nga ulit niya, pa yung RPD, dapat yung sistema mo, simple lang na magawa nung pati down, magawa mo at magawa ng mga downlines mo para mas mabilis na lang yung grupo. Right? Hindi mo kailangan maging mas, hindi mo kailangan dito yung tiki-tiki ka, yung matiknikal ka, yung gano'n. Hindi mo na kailangan dito. Dito kailangan mo lang dito, marunong ka mag-Facebook, marunong ka mag-add ng friend request. Yayaman ka talaga dito. Promise. Si Guada nga, may dalawang direct siya kagabi. Congrats, Guada. Alright, so may mga kailangan kang i-prepare bago ka po mag-online marketing. Isa-isahin po natin yon. Number one, personal computer, laptop, tablet, cellphone, or strong internet connection. Isa-isahin ko po siya. Bakit kailangan po natin to? Okay, usapan natin yung personal computer. Sa mga nagpo-full-time dito, hindi ka po isang full-timer kapag wala ka pong personal computer na panghataw mo po sa pag-online. Okay? Or, dalawa yan eh. Pwede gamitin mo PC or laptop. Okay, sa personal computer kasi ito yung parang budget lang. Kailan? Meron kang 4,500, pwede ka nang mag-personal computer eh. Pag medyo marami kang pera, may budget ka, pwede kang bumili ng laptop. Depende sa'yo. Okay? Sa mga OFW naman po namin dyan, baka leaders nandiyan ngayon, baka time na magkaroon kayo or magkaroon kayo ng budget na magkaroon ng laptop, mas maganda ho. May laptop kayo kahit nasa room nyo lang para bago kayo magtrabaho or after, bago kayo pumasok sa work nyo, pwede nyo gawin yung business muna. Okay, mas maganda rin kasi mapag-aralan mo yung may laptop ka. Alright, so ano yung gamit ng tablet or cellphone? Apply, meron akong PC or meron akong laptop. Bakit kailangan ko magkaroon ng tablet or cellphone? Sa tablet or cellphone naman, ito yung ginagamit natin sa hataw sa pag-represent. Okay? Dito po tayo nag-represent eh, sa tablet or cellphone. Yung personal computer naman at laptop, yan yung panghatawan mo sa pagsisend ng friend request, sa pag-prospect. Okay? Then last, kailangan mo po ng strong internet connection. Okay? Kailangan mong i-upgrade kung ano po meron kang wifi ngayon sa bahay nyo, kailangan mo siyang i-upgrade. Bakit? Kasi kailangan dito yung mabilisan na action eh, yung pagsisend mo ng friend request, I mean pagsisend mo ng message. Di ba minsan may mga message tayo na sinisend ng script na may naka-attach na picture. Minsan parang ang bagal mag-attach ng picture kasi sa internet mo yon. Di ba? Ito malupit, may sinend sa'yo na resibo, yung downline mo, hindi mo makita yung resibo. Kasi bakit? Loading na lang ng loading kasi hina ng internet mo. O di ba? Kaya naubusan ka na ng data, kaya kailangan mo ng strong internet connection. Imalay mo 7x pala yun, ang bagal mo mag-check nung resibo. Eh, binawi lang, sinenda lang sa kabila, sa iba. Hindi science, o diba, sayang siya. Alright? So, kailangan mo ng strong internet connection. Alright? So, pag-usapan natin yung next topic natin. So, apply, meron na po ako niyan. Ang yaman ko na, may laptop na ako, may cellphone na ako. Ang lupit ng internet namin, grabe to. Ito yung pinakamalakas sa lahat ng malakas na internet. May personal computer na rin ako. Okay, next. Ito, lagi ko po sinasabi yung training ko para po to sa mga bago. Okay? Para po to sa mga bago na gusto kong gawin yung Facebook marketing. Ito talaga tinuturo ko pag bago ka gawin mo to. Okay? So, kailangan mong gumawa ng bagong Facebook account.
okay? At sa Facebook account na yan, dapat virgin siya. Pag sinabing virgin, wala pang karanasan, hindi pa nagalaw. Okay? Wala pang karanasan, hindi pa siya nagalaw. Virgin tawag po doon. So ano yun? Tignan natin. Yung virgin account na yan, yung Facebook account mo na yan, bago mo siya gagamitin, isiset mo muna siya sa privacy, yung privacy niya, na every time na nagpo-posting ka, ang makakita lang muna mga friends mo sa Facebook. Okay? Kuha mo. Pag nag-post ka, dapat friends mo po sa Facebook ang nakakakita. Alright? Kasi bakit? Kailangan mo po muna dito ng privacy na may mga teachings kasi ako dito, may mga ituturo ako sa'yo na kailangan mo siyang gawin na mag-i-inarte ka muna, mag-aaka muna ng mayaman ka, ganyan, so isa-isayin natin yan. Okay, so dito sa Virgin Facebook account na to, dapat wala ka po munang cross-lines friends sa Facebook. Okay? Then wala ka po munang mga uplines. Wala kang uplines muna. Then wala ka pong best friends. Yung mga best friend po, tanggalin mo muna yan. Explain ko bakit kailangan. Wala ka munang kapitbahay. And in your family, wala po muna silang i-friend dito sa Facebook na to. Ikaw muna. Okay? Ikaw muna. Kasi bakit? Dito kasi sa Facebook na to, gagawa ka po kasi ng sarili mong mundo. Gagawa ka ng sarili mong mundo. At sa mundong ito, okay, sa mundong ito, mag-i-inarte ka or i-claim mo na sa mundong to, kasi ang Facebook ko, community po siya. Okay, take note ha. Yung Facebook ko, community siya na maraming tao sa loob ng Facebook. Kaya ka po gagawa ng bagong Facebook account mo kasi mag-recreate ka ng sarili mong komunidad, ng sarili mong community, na ang sa community na yan, makikilala ka doon na kakaiba ka. Makikilala ka doon na earner ka sa negosyo mo, may sasakyan ka. Okay? Dapat makita nila, may picture ka lagi sa sasakyan, at yan ang mga bagay na hindi mo dapat ikahiya. Kasi dito pa lang sa gagawin mo, i-claim mo na siya. I-claim mo na mangyayari sa'yo. I-attract mo na siya na mangyayari sa'yo. Okay? Tawag dyan is law of attraction. I mean, attraction marketing. So, kinuha ko po siya noon. Kasi bakit? Nagsimula po ako sa Facebook marketing. I mean, nagsimula po ako sa EC. Wala naman po akong resulta. So, ang tawag dito, diskarte. Gumawa ko ng sarili kong diskarte na dapat dito sa Facebook na to. Kaya lahat ng Facebook account ko dati, deactivate muna siya. Gumawa ko ng bagong Facebook account. Hindi nila alam lahat yon. At ang ginawa ko, inipon-ipon ko doon lahat ng mga friends ko, ng mga bagong friends ko, ng mga OFW. So every time na ano makita nila sa posting ko, last lang choice, paniniwalaan nila. Pag nag-post ako na may sasakyan ako, paniniwalaan nila yun kasi hindi naman magkakilala eh. O biruin mo, hindi mo sinunod yung utot ay yung teachings ko dito na ganito gagawin mo sa Facebook mo. Ang ginawa mo, pati ka sulo mo, andun pa rin yung kapitbahay mo, andun pa rin yung best friends mo, andun pa rin yung family mo, di ba? Nag-post ka ngayon na may sasakyan ka na. Magko-comment yan sila, kalokohan mo yan. Wala ka namang sasakyan eh. Anong sasakyan? Magko-comment yung kapitbahay mo. Dumaan ako kanina sa bahay niyo, ulam mo tuyo. Ako sasakyan ka dyan. O di ba? Ganun yung ano, mangyayari. Kaya kailangan, bago ang Facebook mo, wala ka mo ng mga ibang mga kaibigan doon. Kasi mag-a-attract ka dito, mag-i-inarte ka dito na dapat may resulta ka. So, any results na mangyayari sa network marketing, i-attract mo siya. Ako nilagay ko dito travel, kasi result din siya eh. Travel ka sa iba't ibang bansa, di ba? Pwede mo rin gamitin dyan, result. Check eh. Di ba? Nag-withdraw ka. Diba? Savings, pwede rin. Pagkita mo. You have a huge team. May malaking grupo ka. Oh? So ito ngayon kasi, itong nakikita niyong picture, matagal-tagal na kasi ito eh. During the time pa na may ano, offline activities. So ngayon, pwede mo siyang gawin. Katulad dito ngayon, oh. Nasa loob po ng chat room na to, ng training na to, nasa 400 po tayo. Nasa 400 po tayo sa loob na yon. Kaya ang gagawin mo, mag-screenshot ka mamaya, i-screenshot mo yung number of attendees na yan, ipopost mo mamaya at sabihin mo, meron kayong training with your group. O, di ba? So, makikita ng mga prospect mo, wow, oh man, ang galing ah. Ang dami nila, ang dami. Ayan, so dito dati, ang ginagawa ko, since ang Ultimate Eagle, sobrang laki ko. Every time na may season, ang ginagawa ko, nagpa-picture-picture po ko dati niya pag marami. So, nanggaling siya sa isang attraction at binigyan ng malupit na action, kaya nangyari yung lahat na ito. Kaya dumami sila.
Okay? And dito sa mundong to, mag-iinarte ka eh, na kunwari, nagkakanta ka ng training, leader ka na, di ba? So, wala siguro, mas maganda siguro ngayon, since online naman, post ka minsan, o yung nangyari. May umagaw po ng screen ano natin, si... Sino to? Pwede mo po i-cut. Sino to? Si Arsenio. Arsenio Sabaria. Nawala po yung screen natin kasi pumasok siya. Paano siya tanggal yan? Ah? Inagaw yung share screen natin. Ano? Alright, anyway guys, may purpose ho. So yun o, pwede ka po mag-i-inner, pwede mo siyang i-claim, i-attract na gawa ka po ng poster, kunwari, may poster ka, tapos nagkakanda, magkakanda ka kunwari ng training sa grupo mo. Magawa ka lang ng poster sa artist nyo, magpakisuyo ka rin, para iba kasi impact nun sa mga leaders mo na makita nila, wow, napaka-active naman ang uptime ko, wow, ang lupit naman ang uptime ko. Kaya nga ngayon sa grupo namin, sa mga chat room activities nila, sa mga chat room trainings nila, mas maaari, mas maganda, kahit simple yung training lang, kahit simple yung product demo lang yan, MBO, na nag-MBO ka sa chat room, gawin mo ng poster, tapos ipopost mo doon, kasi iba impact sa leaders nun, iba impact sa mga prospect nun. Okay, so Photoshop lang naman, ang dami naman nun, aralin mo paano gumawa ng poster, di ba? So aralin mo siya para mas malupitin, okay? The next, guys, since papasukin mo po yung mundo ng online, since papasukin mo yung mundo ng Facebook marketing, alamin mo muna yung pinaka-market. Kung ano ba talaga pinaka-market mo? Dapat focus ka lang in one market. Okay? Focus ka. Ano ba talaga yung market mo? Kasi meron po tayong tinatawag na OFW or mga Filipino market or African market. Okay? So, pili ka. Ano ba yung gusto mo talagang build na grupo? Eh, mas maganda kung bago ka ho, hindi mo pa kaya yung multitasking, pag hindi mo pa kaya yun nun, mas maganda focus ka sa isa. Okay? Ako nagsimula, isa lang. Suggest, ang ginawa ko OFW. Okay? So pwede mo siyang gawin muna OFW. Later ho, magkaroon po tayo ng question and answer. Babasahin po ni Delmar yung mga question. Sagutin po natin yan. Alright? So after ng training natin. So focus ka po in one market muna para makapag-build ka ng grupo. Alright? Okay, so guys, balikan po natin yung binanggit ko po kanina. Sabi ko, gagawa ka ng bagong Facebook account, virgin account. At yung Facebook account na yan, fresh siya, wala mo na mga kaibigan mo doon, family mo, mga relatives mo, mga best friends mo, kapitbahay mo, or even your uplines, crosslines, wala muna, ikaw muna doon, at mag-create ka doon ng isang community na kikilalanin ka, na kumikita ka. Okay? Kasi guys, ako, may nabasa ako dati, ay may nakalagay doon, may sabi sa ko, sabi, a picture tells a thousand words. Grabe ano? Parang ako, may nakita po akong picture sa Facebook ko, dumaan, hindi ko siya kakilala, picture, ganda ng sasakyan, ganda ng kotse, nagpa-picture. Hindi naman natin alam na nagpa-picture lang siya naman, hindi ko naman siya kilala eh. Pero pag hindi mo kilala, mapapawag, wow, amazing, wow, ganda, steep. Diba? Ang ganda yung mga sasabihin mo dun eh. Isa pa sa purpose, bakit ko gagawa ka ng bagong Facebook account? Kasi, ang mga tao ngayon, mga OFW ngayon, pag nagsisend ka po ng friend request, i-check nila yung timeline mo. I-check nila, dapat pag-check ng timeline mo, malinis, grabe, nakaka-amaze, nakaka-inspired. Ganun dapat yung makita nila sa Facebook mo. Okay, huwag kang mahiya na gano'n na gagawin mo kasi kailangan mo siyang i-claim. Kailangan mong i-receive yung gusto mong mangyari sa network mo. Alright? Okay. So, nakagawa ka na ng bagong Facebook account. So, handa ka na sa hatawan. Ito na yun. Ahataw ka na. So, may tinatawag po tayo. Kasi walang kwenta yung mga training-training na pinapagawa sa'yo pag walang action. Nagkakaresulta po tayo dito. Nagkakaresulta tayo dito sa action.
Okay, you have to take massive action every day. So ito yung tinuturo ko po na daily activities ng isang onliner. Dapat araw-araw mo po siyang ginagawa. Mapa-OFW ka man, mapa-part-time ka man, mapa-full-time ka man. Okay? Pag part-time ka, dapat full-time attitude ka. Pag OFW ka, gusto mong kumita ng malaki dito, kailangan mo siyang bigyan ng time. Hindi puro excuse. Kaya apply, apply. Busy talaga eh. Napakasimple lang naman gagawin mo ko. Papakita ko po sa'yo step by step, ha? Papakita ko po sa'yo step by step na kaya mo isingit sa work mo. Okay? Kaya mo siya isingit. Okay? May tinatawag po tayong the five fingers of network marketing. The five fingers of network marketing, ito po yung limang activities or limang activities na gagawin mo siya every day. Sabi ko, every day. Araw-araw mo po siyang gagawin. Hindi po dapat patay sindi, ha? Kasi kung once patay sindi ka dito, na mangyayari sa'yo. Okay, number one activity na gagawin mo, at dito po dapat pinakasipagan talaga, yung tinatawag nating prospecting. Sa nakakaalam ko, ang meaning po ng prospecting, no? Prospecting is the breath of your business. Pag sinabing breath of your business, meaning ko, parang ikaw, kapag hindi ka na po hihinga, subukan mo hindi huminga ngayon, pwede kang mamatay. Tama? Same sa business natin. Kapag hindi ka po na po prospect every day, pwede pong mamatay yung business mo, pwede ka pong malugi dito. Kasi bakit? Paano ka makakuha ng presentahan mo? Paano ka makakuha ng ikaw close deal mo? Paano kayo makakuha ng pay-ins kung hindi ka naman ang po-prospect everyday? Hindi ka nagsisend ng friend request? Napakasimple lang gawin mo. Everyday gawin mo lang ganito. Ay sabi niya, minsan, dito ko lang si Pagan. O send ng friend request. Send ng friend request. O example ng mga basic friend request. Okay, mga basic lang po to, friend request, ano? O, pag may personal computer ka, just search m.facebook.com. Ito po yung lalabas, may search po na lalabas. Search ka. Example, magta-type ka ng VK space Saudi. Lahat ng mga VK na nasa Saudi, lalabas. Tampulan ko kayo, paano nyo gawin yung prospecting na mamanage mo ng maayos. Ako ko, yung ginagawa ko, kung nagsisimula po ako, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, iba't ibang country yan minamarket ko. Monday, mag-Kuwait muna ako. For example, Monday ngayon, Kuwait ako. Lahat ng VDK na nasa Kuwait, imamarket ko. Tapos mag-isip na naman ako ng ibang pangalan, Grace. Lahat ng Grace na nasa Kuwait, imamarket ko. Okay. Maya-maya na naman, pagkatapos ni Grace, si Maria na naman. Lahat naman na Maria, space Kuwait, imamarket ko na naman. Okay, send a friend request. Send a friend request. Send a friend request. Send a friend request. Hanggat hindi ka sinisita ni Facebook, send ka lang ng send a friend request. Anong ibig kong sabihin na sinisita ni Facebook? Di ba minsan, pag nagsisend ka ng friend request, sisitain ka ni Facebook? Tagalogin ko na lang, hindi ko masabing English. Sabi doon, oops, nakilala mo ba yung taong sinisendan mo ngayon ng friend request? Ha? May makulit na naman. Ano nangyari? Okay? Kilala mo ba yung tao sinisenda mo ng friend request ngayon? Pag sinita ka na ni Facebook na may something ganun, tingil ka na. Pero hanggat hindi ka niya sinisita, send ka lang ng send, send ka lang ng send, hanggang 100 lang. Stop ka na hanggang 100. Pag nag-100 ka na, okay, bukas naman. Every account, per account, dapat meron kang 100 friend requests. Okay. Meron kang friend request at least 100. So ngayon, gagawin mo. Inabukasan, magsisend ka ulit ng friend request. So, pagkatapos ng Monday, kuwing na lang pag Monday, Tuesday, for example, Tuesday, Saudi ka na naman. Ay, Monday ka, kuwing ako ka ng Monday, so Tuesday na naman, pasok na naman ako sa Saudi naman. At ang ito kagandahan, kung lahat ng Vicky, lahat ng Grace, lahat ng Jill na market mo sa Kuwait, pwede mo silang imamarket na naman sa Saudi. Kasi pag search mo na naman ng Vicky space Saudi, lahat ng Vicky na sa Saudi lalabas. Okay? Bago ka mag-send ng friend request, huwag na huwag mo pong kalimutan, i-delete po ang friend request muna ng mga hindi nag-accept. Okay? Yung mga hindi po nag-accept, i-delete mo muna yun.
Okay. Pagka delete mo, doon ka na ulit mag-send ng friend request. Send ng friend request. Damian mo. Damian mo ba? O, nag-block ka na. Pag nag-block ka na, o, kawawa ka. Alright, so guys, yan po yung example natin sa personal computer or laptop. Ito naman po, example natin, ito po usually ginagamit po ng mga OFW leaders namin na mga wala po silang laptop, wala po silang personal computer. Okay? Kaya kung may mga OFW po dito na nandito ngayon, same, pwede mo pong gayahin yung ginawa ko about sa prospecting mo na mailista mo muna every Monday kung saan country ka, Tuesday, ano country ka, check, etc. Right? So dito po sa first screen makikita mo, pag may cellphone ka, i-search mo lang po, Grace Space Kuwait. Then sa second screen, makikita mo, lalabas po dyan, post, people, groups, photos, videos, pages. Ang pipiliin mo po, i-click mo yung people. Pag-click mo po ng people, lalabas mo ito lahat. Yan, lalabas yan. Lahat ng Grace na nasa Kuwait, lalabas yan. Maniwala ka sa akin. Lahat ng Grace na nasa Kuwait, lalabas yan. Okay, ngayon, pag lumabas yan, okay? Pag lumabas, ang gagawin mo, send a friend request, send a friend request, send a friend request, send lang ng send, send lang ng send. Okay? Doon po yun sa pag-click po ng people. Okay? May makita ko po itong groups. Kasi may advantage and disadvantage dito. Explain ko po. Sa groups, makita mo po dyan. Ito example. Kuwait, OFW. Yan. I-click mo po yung plus. Mag-ano ka po, mag-ask to join ka. Usually po yung pag-OFW ba, makita nila na OFW ba. Accept ka ng admin. Ang advantage, so, pag sa group page ka, lahat ng imamarket mo doon, lahat ng ipoprospect mo, sendan mo ng friend request. Active users po sila lahat sa Facebook. Bakit? Ang admin doon ay po-post everyday doon. Parang attendance nila. Ikaw naman, abangan mo sino mga nagpo-post doon, nagpo-comment. I-sendan mo sila ng friend request. Sendan mo sila ng friend request. Okay? Meaning, active users sila. Yung mga nagla-like, yung mga nagpo-comment. Dito naman kasi sa pinakita ko nung una, medyo may disadvantage siya kasi minsan, pakpakal doon ang pakpak eh, nang sendan ng send ng friend request. Pero hindi mo naman alam lahat ang sinendan mo ng friend request. Di ba? Active. Pero it's okay. As long na nagsisend ka ng friend request, malay mo. Lahat ng sinendan mo ng friend request, active pala. O, tsambahan pa rin, di ba? Alright? So yan po ang ating tinatawag ng prospecting. Dito mo po sipagan na sipagan everyday. Okay, sipagan mo po ito everyday, send ka ng send ng friend request. Para ho, doon po papasok yung second activity na gagawin mo, yung tinatawag nating inviting or invitation. Okay, so sa grupo mo, alam ko ho, meron na po kayong invitation script. Pinakita ko na po dito example of invitation script na pag-accept. Okay, send ng friend request, nag-accept. Send script. Ayan, oh. Hello friends, basta ka po ngayon. Ask ko lang po friend kung gusto mo kumita ng 1,000 a day, part-time po, 1 or 2 hours a day po gamit lang po Facebook. Okay? Question mark? Pag gusto. Okay? Kaya importante na marami kang mga sinenda ng friend request para marami ka po sisenda ng invitation script. Okay? Mapasok agad yung invitation script doon. Yung iba ho, ginagamitan pa nila yan ng form. Okay, tawag natin yung family, occupation, recreation, message. Parang about sa family, kausapin muna nila, di ba? Di ba? Ano yan? Tapos yung occupation. So, occupation naman, usually, tamo nyo sila, di ba? Tapos, dito sa family, kasi parang nakausap mo siya, oh, ibang ba yung anak mo, nag-aaral ba, ganyan-ganyan. Pag sinabi, yes, may ka-college ako, check mo agad yung college. Kasi pwede kang mag-offer later on ng scholarship. Okay? Medyo pasikot-sikot kasi doon. Kaya ginagawa namin, isang pagsakan na lang muna, invitation script, para pag nag-how yan, okay? Pag nag-how, doon po papasok yung tinatawag natin, number 3 mo na gagawin everyday, yung tinatawag natin presentation. Sa presentation naman, may tinatawag tayong reading mode presentation and video presentation. Okay? May tinatawag po tayong reading mode presentation and video presentation. Alright. Sa reading mode presentation ho, meron tayong tinatawag po na quick OPP presentation or step-by-step presentation. Okay? Sa video presentation naman, may makulit na naman. Ang gulit eh, no? Okay. Sa video presentation naman, gagamit po kayo mga short video presentation lang. Okay. Parang ganito nangyari. Nag-present ka, nag-how. Okay? Pag nag-how, may mga pakilala ka po muna dyan eh, bago mo explain yung business.
mo, pakilala ka muna para maganda po connection natin sa isang isa, di ba? Explain ko later. Alright, so pili ka ho. Ito ho, dito naman po sa video presentation. Kasi pag nag-how siya, tatanong ka, ma'am, since interesado po kayo, anong gusto niyo po presentation? Reading mode presentation po ba or video presentation? Pag sinabi niyang reading mode presentation, bagsak mo agad yung presentation, quick OPT presentation. Pag nagbagsak ka ng quick OPT presentation, dapat may follow-up ka agad. Ma'am, nasend ko na ho, nagbabasa na po ba kayo ngayon? Balikan po kita after 2 minutes, matatapos po yun ng 2 minutes, mapasakit. Okay? Pag nag-yes siya, after 2 minutes, follow-up ka agad. Ma'am, tapos mo na bang basahin? Okay, pag sinabi niya, yes, tapos na po. So later on po, pag-usapan natin hanggang sa closing, hanggang sa pag-follow up, hanggang sa pag-paying niya. Okay, so ngayon ho, dito naman sa video presentation, same ho. Pag okay sa kanya yung video presentation, send ka ng video presentation din, may follow up ka kagad. Ma'am, nanonood ka na ba ngayon? Kasi the moment na hindi ka nagpa-follow up, may pwede siyang gawin na iba doon. Pag send mo ng link, nag-send ka lang ng link, pero hindi niya naman talaga pinanood. Kaya dapat may follow up ka kagad. Kung napapanood, nanonood na siya ngayon. Tapos sasabihin mo, ma'am, 5 minutes lang po yan. After 5 minutes, balikan po kita. Okay? Doon po papasok yung presentation pag may nag-how na. Kaya kung wait na kung yung ka, magsusundan mo siya. Kahit sino pwede siyang gawin eh. Part-time ka, pwede mo siyang gawin eh. Di ba? Nag-send ka ng pre-request, may nag-accept, kung send ka ng script. Pag nag-how, o presentahan mo. So after presentation, may tinatawag po tayong closing. Okay? Okay, sa closing naman, dito po, hindi ko lang nasama sa slide. After po doon ang presentation, dapat po meron ka po mga check-in ng OFW, mga result ng OFW. Kasi usually po, isa po sa pinaka-the best na nakakatulong sa atin sa closing, sa prospect, na makikitaan nila na may mga nagkakaroon ng resulta. Kaya pakitaan mo ng resulta ng mga OFW na kumuha ng check-in, umuwi, may mga short video na ginawa ng mga OFW na nagkaroon ng sasakyan, kumuha ng malaking check-in, ipagsak mo doon. No, di ba? Then follow up ka naman. Okay? Then basta po, after nun, may follow up ka kalagi. Ma'am, napanood mo ba yung video ko? Di ba nakaka-inspire yung OFW? Nagkaroon ng sasakyan dahil dito sa EC. Okay? Pag sinabi niya, yes po, napanood ko na po. Dapat may mga follow up ka agad. Okay, ma'am. So, kailan ka po mag-join? Ngayon po ba or bukas? May mga ganun ka na bagsak. Ngayon or bukas. O, di ba? Yun ang pagpipilian niya. Ngayon or bukas. Di ba? So sasabihin niya, pwede ba hindi mo na bukas, sa susunod na bukas na lang? Pero okay lang, di ba? Pag-ganong kasi yung bagsak mo agad, tinanong mo kailan siya mag-join, ngayon or bukas, may mga objection agad yan. Sir, wala pa po kasi akong pera eh. Ang sakot ka po kasi sa katapusan pa eh. Pag-isipan ko muna. Yan, doon po papasok yung mga objection, like pag-isipan, di ba? At ako po, objection ng mga ganun, ay sir, pag-isipan ko po muna. Bagsak ko naman, another, may prenefer naman ako dyan na another na naman na result na sa OFW. Ma'am, may papakita na po ako sa inyo. Ito po, isang OFW. Nung nakita yung business, hindi na po nag-isip, nag-take action po kaagad, nag-join. Ngayon po, pag-uwi, kumuha po siya ng 200,000 na check-in niya dito sa easy. Okay, bagsak kaagad ng ganun. Mapapaisip naman kasi yung mga yon. Okay, mapapaisip na naman. Ay, pag-isipan, ay, paalam ko muna sa asawa ko. Ganun yung usually na mga objection doon eh. Ma'am, mas maganda ho, kausapin ko po yung asawa ko. Okay? Or gusto mo, pakilala kita sa tabulo ko rin na nakausap dito, parang gagamit ka kayo ng third party approach kung pa-initial ka sa isang OFW kung meron ka makikita. Ito po, ang ginawa po ng isang OFW leader ko, sinekreto niya na lang muna sa asawa niya. Kasi, pwede kasi na i-negative ka lang talaga ng asawa mo once hindi niya po tumakita yung opportunity na to. Prangkahan po tayo. Pero itong OFW ho, na leader ko, sinekretito muna sa asawa niya, pag-uwi, ang daming pera, ang laki ng savings. Pakitaan mo agad ng result. Ganon. Usually, ganon yung mga objection doon. Pag sinabi naman, ay, sa katapusan pa kasi sahod ko eh. Okay, doon papasok. Yung tinatawag nating reservation meeting. Pwede mo siyang tawagan. Tawag. Tawagan mo siya. Okay ma'am, pwede mo tumawag. Pag pwede yung tumawag, tawagan mo. Yung kasi, mas maganda kasi mag-close deal pag tawag. Okay? Tawagan kita, ma'am. Gusto mo na lang, ho. Ganito, ho. Since interesado ka naman sa business, sa katapusan po, yung sahod mo, since sa katapusan man yung sahod mo, marami naman po kasi yung pera, mayaman po ako. Abulungan ko na muna yung packets mo kasi meron po tayong online easy online shop. May easy online shop po tayo. Okay? So, bibilin ko po yan through my credit card or through my debit card. Tapos, yung package, i-deliver ko sa akin. Then,
yung package ko, ipapadala ko lang sa'yo. Pag binayaran mo na ako sa sahod mo sa katapusan, may isi-send ko ako sa inyo na registration form. Paano po yan? Kung interesado ka or willing ka na i-reserve muna kita or abunuan muna kita. Okay? Ayan, may magulo ko ulit. Sorry ho. Okay, ngayon ho, pag pumayag siya, sa doon papasok, yun po yung kinatawag na reservation gamit yung tawag, gamit yung call. Okay? Ito naman yung susunod, papakita ko sa inyo, step by step naman, script naman siya. Okay, script naman siya. Ayan, no? Sa isahin natin yung kwentuhan nila. Ito, sabi niya, thanks for location and work po ngayon. Meaning, oh, itong taong to, nag-interes siya sa business, Malaysia po. Okay na po ba bago ko i-present ang business, magpakilala mo na ako. Pakilala, pakilala, okay. So, bago si Noy ngayon nagpakilala, pinakita niya muna ng result. Then, after ng result, sinend niya agad yung quick OPP presentation. Then, after niya isend yung quick OPP presentation, may mapapansin kayo dito sa conversation, ha? Pwede po ako tumawag, explain ko po sa yung negosyo ko. Okay, sa lahat po na onliner, isa sa pinaka-the best presentation ngayon, kung gusto mo mag-close din po agad yung prospect mo, kung pwede lang naman tawagan agad na ilatag mo yung business sa kanya, ilatag mo na. Ito po yung, dito po dumadami yung direct na mga leaders namin sa baba. Kapag tawagan lang naman nila yung prospect, mas mabilis nila naku-close din doon. Okay, magtawag. Ito well, pag ito ha, sabi ni Louis, pwede po ako itong tawag, explain ko po siya yung negosyo. Tatawagan niya lang, at tatakbo lang yung presentation within 5 minutes, matapos ni Louis ang presentation na tawag. So, hindi niya natawagan kasi hindi lang pwede. So, script presentation yung ginamit. Okay? So, after now ng script presentation, meron po sininsinuhin ang power of two presentation. Ang ganda ng video na to na pagkaka-explain ng power of two. Ipasa ko to sa UIDC mamaya. Kung yanin nyo, ang ganda ng pag-explain nito. Kung sino man po gumawa nito, good job po sa'yo. Thank you po. Kinopya lang ako namin to. Okay, tingnan mo ha. Nung pag-explain ni Louis ng power of two, ang sabi agad, paano po ako makapag-member sa inyo? So si Louis, may prepare agad na close deal script katulad ng pagpapadala ng pera kung saan siya magpapadala. Bagsak. So sabi niya, pero paano? Wala pa po ako budget para sa pang-member. Okay. So kanina, yung in-explain ko sa inyo na closing technique, ng reservation technique, tawag, dito naman papasok ngayon yung script. Okay. Okay po, since nakikita ko po na interesado po kayo sa business, willing po akong tulungan kayo ma-reserve sa inyo. Mangyayari, abunuan ko po muna ang pambili ng global package mo through online shopping, etc. Okay, Akai, bakit kailangan po natin ito gawin? Na kailangan natin i-reserve yung prospect natin. Guys, marami po kasing nag-online ngayon sa labas. Ang dami po nag-online sa EC. Kapag hindi ka po aggressive sa posting, magulat kayo, presentahan mo ngayon, mas na-close pa po ng kabila. Naunahan ka kasi bakit? Mahina ka sa close deal. O diba? Kasi kahit gano'ng kakasipag sa pag-prospect, kahit gano'ng kakasipag sa pag-represent, pero hindi mo naman na-close yung deal o hindi mo na-close yung usapan or hindi mo na-close for payage, wala rin. Kasi bakit? Pag ang market mo dito OFW, pag nag-market ka po ng OFW, take note po, pag OFW po yung market mo, hindi po lahat ng kakausapin mo ngayon mag-pay-in mo pa. Magpipayin pa po ang mga yan. O, ito, magpipayin pa po ang mga yan. Masahod. Alam po na mga OFW leaders natin na andyan ngayon. Okay? Kaya sa mga OFW leaders po natin na andyan ngayon, magpa-educate po kayo later. No? Pwede po mga kayo isa-isa. Lahat ng uplines nyo, alam po to ang reservation technique. Magpa-educate po kayo sa kanila kasi pwede nyo rin po siyang gawin. Tulungan kayo ng upline sa abono technique. Okay, sa mga magiging prospect nyo. Okay, ngayon, after nun, since may easy online shop tayo, okay, gagawin mo, bibilhin mo o through easy online shop yung prospect. Ayan, so nag-fill up ng registration form, nag-fill up siya. Then makikita dapat dito, pag type mo ng registration form, pangalan niya, dyan. Then, screenshot, tapos gawan siya ng poster ng grupo nyo, welcome. Then, makikita na binayaran mo siya dito. Oh, makikita dyan, screenshot. Okay? Then, ang package.
screenshot mo din or isa-save mo yung package picture, then ipopost mo sa timeline mo at ipapawelcome mo po siya. Another great day, online business through FB Empower Consumerism. Easy Shop Transaction. Congratulations, Cheryl Tupas, bagong member ng grupo. Tulungan niyo po ako i-welcome siya. Alright? Posting. Ayan. Tapos yung day. Okay, tuloy mo guys. June ngayon, nakapag-close din ka o nakapag-reserve ka ng 20. Ang pay-in nila sa katapusan pa yan. Ay, ang pay-in nila sa katapusan pa yan. Usually, sa katapusan. Sampu na lang pag-pay-in sa katapusan, may sampu ka. Di ba humataw ka pa? May mga upcoming pay-ins ka pa. Habang humahataw ka, July 1 na naman hanggang July 30, nakapag-reserve ka na naman ng 30. Di ba? Dito sa hataw mo sa June, nakapag-reduce ka na. Ng sampu, yung sampu, yung waiting pa sa sahod, pwede siya magpadala in second week na naman. Di ba? May sampu ka ulit in second week na July. Ngayon, meron ka namang 30 na na-reserve or na-close deal sa July. July 1 to July 31, nakapag-reserve ka ulit, magpipay na naman sa first week o sa katapusan ng July. Kaya yung mga leaders namin dito na marami talaga mag-close din pag-reserve, sobrang dami nilang pay-ins lagi. Dahil ang dami nilang na-direct. Okay? Si Louie pala eh, ngayon nung pintuan kami, meron siyang tatlong direct, 3 accounts. Di ba? Sure bull, sure pay-ins. Because na abunuhan na niya. Diba? Well, alright. Hello po sa ating 486-87-88 attendees. Alright. Dito naman papasok ngayon, guys. May tinatawag po tayong follow-up. Okay, kanina, prospecting, mag-add ka ng friend request. Inviting, dapat may invitation script ka na nakaready na. Then presentation, no? Dapat, ay paano marunong ka mag-present? Video presentation or script presentation. Then last is, next is close deal. Malumit na close deal, yung reservation ticket or abono ticket. Then next, ang sa dulo ay follow-up. Kasi walang kwenta yung lahat na napapalo-up mo. Okay, I mean, lahat ng na-reserve mo, may reserve ka mang 30 ngayon, may reserve ka man ng 20 ngayon, kahit 50 pa yan, kung wala kang follow-up, wala rin yan 20. Okay guys, ako po, kapag meron po ako, ito na lang, kahit 10 na lang na-reserve ko sa isang buwan. Ito talaga yung mga tao na alagang-alaga ko talaga. Kasi sila yung mga 4Ks na yun. Sila yung abangan mo ng mga magpapadaglay. Okay? Ano yung gagawin mo doon? Paano sila ipapakalohan? May tinatawag po tayong itatag mo po sa Facebook. Tag them in your post. So every time you post, itatag mo sila. Itatag mo po sa Facebook. Itatag mo sa posting mo. Okay, so nag-post ka ngayon. Lahat ng nakakausap mo, dapat nakatag yan. Ang tawag mo doon, notification activities. Every time yung post, pupula yung notification niya. Every time na may nag-like na post mo, pupula yung notification niya. Every time na mag-comment sa post mo, pupula yung notification. Okay? Then, send ka po ng motivational quotes every day. No, makikita yan sa Google. Sa Google, ang dami niyan. So, or sa Instagram, mag-follow ka ng mga motivational channel or motivational account. No, every day, screenshot mo, post mo sa ano, send mo sa mga inbox nila or i-post mo din nakatag sa kanila. Okay? Tawag po dyan is communication. Ang tawag po dyan, constant communication. Kasi sabi ko nga lagi, the moment na makat yung communication mo sa prospect mo, pwede po yun ikakabagsak. Pwede po yun na mawala yung prospect mo. Malipat na lang sa iba. Kasi pinutol mo na yung communication mo. Kaya once may na-reserve ka, may na-close ka, huwag na huwag mo talagang puputulin yung communication mo sa kanila. Okay? Next. Okay, always keep in touch with them. Say hey, hi, hello. Ito yung sinasabi ko na not all the time naman na pag-usapan mo about business. Not all the time naman, gano'n, di ba? Pwede naman po na minsan usap kayo about her family, about sa work niya as OFW, mabait ba yung amo niya, ano yung trabaho ng amo niya, ano yung business ng amo niya, ilan yung anak ng amo niya, alamin mo, ilan yung kasama mo dyan ng mga Pilipino, pituan niya ngayon ganun. Okay, anything na mapag-usapan, usapan nyo, na minsan huwag mo rin yan, no? Kasi pag everyday business, na talagang napapaloob ka siya, parang mabukurin na din yun eh, dapat
unain mo dito yung parang makukuhanan kayo ng loob. Kasi the moment na yung tao, makuha mo yung loob niya, good friend na kayo, doon po papasok kasi yung trust, yung tiwala. Kaya mabilis na lang magpapadala sa'yo yung prospect kasi yung tiwala niya nakuha. Okay? Maramdaman niya yung sincerity mo. Maramdaman niya gano'ng kakasinsir na tutulungan siya. Okay? So maliban doon, tuturuan mo siya ng mga basic. Ang ituturo mo lang doon sa kanya, like, mag-prospect siya ka, mag-refer siya. Okay? Magre-refer siya ng mga OFW friends. O di ba may tinuro ko sa'yo kanina? Prospecting. Ito ngayon, itong mga tao to na na-close din mo, na-reserve mo, magiging katulong mo pa sila sa pagbibigay sa'yo ng prospect. Kasi normal yun. Pag OFW ako, marami din akong friends na OFW. Di ba? Okay, so ngayon, papasok doon. Alright. Tapos, bigyan mo rin po ng time, video call. Ako, nung nagsimula kami ng online dati, 2012, wala po pong video call eh. Ngayon ho, ang ganda po ng ginawa ni Facebook. Pwede po kayo mag-video call. Okay, so, minsan baliwin mo siya, no? Video call kayo. Ang ganda ng sistema ng video call ngayon. Ako nga, pinakausap ako. May naka-video call ako, video call kami. Pinakitaan ko ng DTC. Result, income, kasi pwede kasi ngayon habang nag-video call kayo, tapos isi-share mo yung screen mo, isi-share mo yung screen mo sa kanya, makikita niya doon kung ano yung laman ng screen mo. Kaya pag-open mo ng DTC mo kung ano na, makikita niya doon, ito ko yung first account ko, ang total na pinita niya, ganyan-ganyan. Total accumulation niya, nasa 19 yun. Yan yung second account ko. Kaya pag nakita nilang ganun, tapos minsan ino-open ko pa yung mga DTC ng downline kong OFW na may mga 6 figures yung laman. Okay, ito ko, ito pa. So, ito rin yung mangyayari sa ito leader ko sa Hong Kong. Meron siyang 130,000 ngayon. Ganun po ang ganda yung sistema ng video call ngayon. Kaya bigyan mo ng time minsan na ganun na pinapakitaan siya. Sobrang the best. Sobrang the best yung ganun. Pakitaan niya yung result. Baliw na baliw siya. Okay? Kaya bigyan mo ng time. Alright? Ito po yung susunod, yung ask referral from them na sabi ko na po yung kanina. Okay? Dito po kasi minsan, yung hindi pa siya nagbayad, yung tinabunuan mo, hindi pa nagbayad, pero yung nirefer sa'yo, mas may pera pa agad. Yun pa yung unang nagpapadala eh. Kaya magkakaroon ka ng problema doon kung sino ba talaga unahin mo. Pero since siya nag-refer, simple siya. Okay, so yun tayo mula magpadala din siya para papaya. Alright guys, tingnan niyo ito ha. May isa po tayong pang follow-up na tinatawag. Visitor timeline always. Meron po tayong 24 hours sa pag-online, I mean 24 hours sa isang araw, bawasan mo po ito ng 8 oras para sa pagtulog mo, meron ka pang 16 hours. 16 hours para umataw kasi sa bahay lang naman tayo eh. Dito naman tayo, walang labas-labas eh. Bigyan mo po ng time lahat ng prospect mo, lahat ng close deal mo, lahat ng na-reserve mo, puntan mo mga time na nila. Lahat ng mga pinupost nila, pusuan mo. Pak, lahat, pusuan mo para pupula yung notification niya, maaalala ka. Wow, nagkaroon ako ngayon ng isang friend sa Facebook na naging likers ko na puso palaging nilalagay. Hindi lang po like, mag-comment ka rin. Every time nagsiselfie siya, ano ang pinupost niya? Maliban sa nag-react ka ng heart or care, puso or care, pwede ka rin mag-comment. So every time nag-post siya, mag-comment ka, wow, Parch, ang ganda mo naman, Parch, saan yan, Parch? Wow, something na gano'n na magkaroon kayo ng convo or conversation doon sa comment box. Usap-usap kayo doon. O, di ba? So, nagkaroon talagang doon pa rin papasok yung sinasabi ko na makuha mo yung trust ng tao. Okay, kasi nagkaroon siya kayo ng follower at ikaw yun. Kaya, sabi ko sa inyo, mas grabe po yung time na binibigay ko sa mga prospect na ganito na ready to pay ins na, ready to padala na. Okay? Pag-upo ka na sa computer habang nagkakapit ka, puntaan mo lang tayo na niya, Juan de la Cruz, puso, Koy, ang pogi, Parts, ang pogi mo naman dyan. Okay. Walang nawala sa'yo. Trabaho natin yun. Trabaho mo yun. Diba? Kasi onliner ka. Kasi iba naman, di nagkakaresulta. Kasi pagkatapos yung gawin to, ng prospect, ng invite, wala na, games-games na lang. O, pagsak. Diba? Walang ganun. Alright, so, bisitahin mo yung timeline nila. Alright, guys! Balikan po natin ulit. Pinagawa po kita ng Facebook account. Na sa Facebook account na yon, gagawa ka ng sarili mong mundong mayaman. Alright? Tapos po, tinuruan kita kung ano mga posting na gagawin mo, na i-claim mo, na i-receive mo, na i-attract mo.
Then after that, tinuro ko po ang limang activities na gagawin ng isang onliner. Pero hindi pa po tayo tapos. Hindi ka po matatawag na onliner kapag hindi mo po tumagawa. Ito po yung timeline activities na tinatawag natin magiging transparent sa lahat ng prospect natin. Tawag dito transparency, no? Okay, ano-ano yun? So as onliner, dapat nakikita po tayo na kumukuha po tayo ng pera padala. Hindi ka po matatawag na onliner ka, never kang nakita sa Cebuana, Palawan, Western Union na kumuha ng pera. Wala po dito. Okay, so dapat makita ka. Okay, ako, nagsimula rin po sa isang attraction na every time na may kumukuha yung upline ko ng pera, may kumukuha ng mga pera, doon nagpapapicture lang muna ako and I claim it, receive it, na akin yun. Okay? Kasi ako naniniwala ako, mangyayari din sa akin. Ay sobrang bilib ako sa mga onliner na nakikita ko minsan sa mga Cebuana, Palawan, naghihintay doon, no? Pag may makukuha ng pera, nagpapapicture din sila. So okay na tayo ngayon. Back to normal na tayo, eh. Pwede nang lumabas. Ingat na lang, maghugas ng kamay lagi, tapos mag-face mask, no? So pwede kang matabang-abang ulit sa Cebuana, magpapicture ulit para may pang-update ka. Okay, so kuha ng pera padala. Since transparency yung nakikita natin, pagkakuha mo ng pera padala, ibibili mo yan ng package. Okay, bibili mo ng package yan. O sino pong may-ari niyan, bilhin mo. Alright, so post sa Facebook mo na nakikita, ito pong malupit ngayon. So, kuha ko kayo ng diskarte. Hindi ko na po, ipaayos ko po ito yung slide sana kay LG kanina. Sa pagbili ko ng package, kahit hindi na po ganyan yung gawin natin. Punta ka lang po sa Easy Online Shop, bili ka doon sa Easy Online Shop, makikita naman yung screenshot mo lang step by step, tapos ipopost mo. Pwede kang bumili everyday eh. 10 packages, 20 packages, 30 packages, tapos ipopost mo doon, screenshot lang. Diba? May diskarte kasi dyan eh. No, aralin mo, screenshot lang, tapos ipopost mo, na doon ka lang bumili sa Easy Online Shop. Alright? Kasi hindi mo na kailangan pumunta sa office kasi nga, Team bahay na tayo. Dito na tayo sa bahay. Dito na tayo nag-inclusion. Okay? Then, product shipment. Dapat makita, no? Nakikita ka na nagpapadala din ng products. Kasi makita niya ang OFW. Uy, wow, galing! Pinapadala pa lang talaga yung products. Okay? So, abang-abang ulit sa LBC, no? Padala ng products. Okay, meetings. Katulad dito, matin ka ng training, screenshot mo. May meeting ka sa grupo mo, screenshot mo, post mo. Mag-meeting ka sa grupo mo. Okay, wala mong sama doon. Okay? Kaya katulad yan, no? Pa-picture talaga lagi. Send, post, na makikita na ipapa-meeting ka sa grupo mo. Kasi doon mararamdaman, makikita na active ka. Okay? Okay, proof of income. Ako, hindi naman po ako lagi nagpo-post ng income ko eh. Mas binibida ko yung income ng mga OFW kasi OFW po market natin, mas maganda yun. Pag mag-umuhi po akong OFW, ngayon nakikita ko ang ganda na ginagawa ng ibang grupo ko niya ito. DTC plus video ng OFW, nagsushort message ang OFW, tapos pinupo sa timeline nila. Ang OFW nagsasalita, ay maraming salamat po sa sponsor ko. Kung hindi ko dahil sa'yo, hindi ko po nakita yung PC. Ngayon ho, nagulat ako, may laman po yung account ko. Meron na po 50,000 gamit lang yung Facebook account. Kaya sa mga OFW ho, nakasama ko naman dito sa trabaho. Pwede po kayo. Mga ganun-ganun lang na makita nyo po. Kasi OFW kasi yung market po pwede yun. Ito kasi yung mga check-in, hindi na natin makayang gawin eh. Kasi wala nang may mga nagpapacheck-in doon. Eh, gawin na lang, mag-obya ka doon kung anong pinupost ng iba na binipinda nila yung mga OFW leaders nila. Since Facebook mo naman yun, wala makakita nun, kinapipaste mo yun, pinost mo sa Facebook mo, hindi naman na malalaman yun ang kinapipaste mo. Alright? Congratulations poster. Alright, so dapat may nakikita lagi na may bagong member sa grupo mo. Ayan, kaya dapat may poster kayo. Congratulate nyo lagi every day. Yan. Then, mga success stories. Yung mga success stories naman, sobrang dami naman dyan sa Facebook eh. Mag-search ka lang. No? Mag-search ka lang. Dating tambay, yumaman sa Global. Lalabas doon, kwento ni June Balas. Dating taxi driver, yumaman sa Easy. Ang lalabas doon, si Arthur Enricoso. Search. Dating artista, yumaman sa Easy. Doon lalabas doon, Sunny Boy Aldas. Post mo na. O, diba? Mga... Hello po sa ating 496 na attendees ngayon. Congratulations po sa inyo.
Alright, next. Dito na tayo, guys. Ayan, ito na po sinasabi ko. Nagawa mo na po yung lahat ng pinagawa ko kanina. Ano yung next step mo? Kasi nag-present ka. Apply, nag-present na ako. Na-close deal ko na siya. Anong next ko na gagawin? Paano natin ko i-keep? Okay, paano natin ko i-keep upline? So may ginawa pa ako, tatlong video. Nasusundan ko lang to. Okay? Ayan, ito po yung system. Dito po tumatapos step by step. So from Facebook marketing, may tinatawag ko tayo yung five fingers of networking, nagagawa ko na siya eh. Yung five fingers of networking, prospecting, inviting, presentation, closing, follow-up. So na-close deal mo na siya. O diba hindi ko na-explain kanina sa'yo yung ABC rule? Sa mga nandito ho, pag may pre-presentahan po kayo, hindi mo po kayang i-close deal, ititiap po yung upline mo. Parang ganito ho, ako ho, ako po yung nag-OPP ngayon, may na-OPP po ako ngayon sa Kuwait. Diba, i-message ko na ngayon yung apply ko. Ops! Mamaya na ho, message kita. May pre-present ako ngayon sa Kuwait. Sobrang interesado apply. Parang mag-15 accounts pa nga apps eh. Okay lang ba apply? Makilala kita sa kanya after nito. Add ko siya. Pag sinabi niya, okay, sige, usapin natin. Ito naman ngayon, after mo presentahan, mag-usapin mo siya. Yung client. Yung advisor kasi dyan, yung apply, yung bridge cow. Yung client, ito yung prospect mo. Sabihin mo, sa client naman sabihin mo, ay ma'am, ang swerte mo ho, pinakilala na kita sa mentor namin, sa pinaka-mentor namin. Sobrang yaman po nito, ang daming po FW na po ng tulungan. Ganun ka dapat mag-tiap, dapat magaling ka dito mag-tiap. Ang dami na po OFW na tulungan. Sabi niya, i-add ka niya, maki-accept na lang po siya kasi kakausapin ka po niya, tutulungan ka. Eh guys, yung OF, yung upline niyo, siya na po bahala mag-close prospect. Pwede niya apply niyo i-close deal through reservation. Pwede niya i-close deal agad-agad na pagpipili na. Depende sa upline niyo, discard niya yun. Okay? Yun po yung ABC rule. Ganun po dapat. Dapat sobrang nang lupit yung pag-tiap mo sa apply mo para i-accept agad ng prospect. Okay? Then after po niyan, doon po papasok, no? Na-close deal, ipapasok po yun yan sa tinatawag natin na baliwan room. Ang tawag po dyan, chat room. Hindi po siya group page. Hindi po siya page. Chat room po siya. At dito sa baliwan room na to, sama-sama po yan. Lahat na certified members under sa grupo nyo, isa-isa kayo dyan, sama-sama kayo. Tapos lahat ng na-close deal. Pag sinabing na-close deal, na-present ka, na-close deal mo, mag-page siya sa katapusan, pero hindi siya nag-commit dun sa reservation na abunuan mo. Tawag dun, close deal. Ang isa naman, na-reserve mo. Okay? Malupit na close deal yung reserve, reservation technique. Na-reserve mo siya, inabunuan mo siya, na magpipay na siya sa katapusan. Yan po, sama-sama sila dyan. Huwag mo po ipasok dyan yung na-OPP mo lang. Pero maraming objection, maraming tanong sa sarili niya na hindi nga niya, na hindi niya masagot. Okay, nasagot mo na nga lahat ng tanong niya, pero ba, ano pa rin siya, ang dami pa rin tanong niya. May mga ganun, sobrang negative pa rin, huwag na huwag mo po silang ipasok dito sa baliwan room. Kasi baka sila pa yung magiging panay sa kwarto na yan. Kaya dapat lahat ng ipasok dyan, mga positive at na-orient sila, ano meron doon. Okay, so since na-close deal mo na, after close deal, gagawa ng profile picture yan, or profile logo, ipapasok po kayo dyan sa baliwan room. At i-welcome naman siya ngayon lahat ng certified members, lahat ng na-reserve andon, lahat ng na-close mo andon, i-welcome siya. Ikaw naman, na-close din mo siya, pasok doon. Pagpasok sa chat room, at sa chat room, ipokus yung picture, then mag-message ka. Good morning, business partners worldwide! Grabe yun! May bago na naman po tayo payayamanin. From Saudi Arabia, welcome po natin Maria Dina Cruz. Tulungan po natin siya ni-welcome. Minyong-minyong palakpak para kay partner Maria. Lahat po i-welcome siya. Then may mga diskartihan doon na minsan mag-send ka ng mga stickers ng mga nagpapalakpak, di ba? Nag-congratulate. Then mag-message ka, wow, partner Maria, congratulations. I OFW din po ako sa Saudi. Masaya kami makasama ka dito sa loob ng chat room na to. Parang welcome na welcome siya. So pagtulungan nyo siyang i-welcome. Okay, so more on positive ang bagsak, more on baliwan yung bagsak. Kaya po siya tinawag na baliwan eh. Okay, nandun na siya, anong gagawin natin doon para mas makip pa natin siya? Dito sa baliwan room natin, paulit-ulit ito eh. May mga topics na paulit-ulit, at sasabihin nalang paulit-ulit. Again, no, hindi naman para sa kanila yun, para yun sa mga bago, kaya nga siya inulit-ulit, di ba? Okay, ngayon ho, kaya sa tinawag na baliwan,
dito ka rin po magpo-post every time na may nakuha kang pera padala, update ka dito. Saan po nagpadala na yung prospect mo si Maria? Update mo doon. Partner Maria, congratulations, na-receive ko na ang pera mo ngayon dito sa Cebuana. Maraming salamat po sa tiwala kahit sa Facebook kung tayo nagkakilala. Send. Ang iba naman, i-congratulate yan ang lahat ng certified member. Congratulations, partner Maria. Congratulations, congratulations. Mga resibo doon. Bili ng package, post din doon. Nagpadala ng package, post din doon. May success stories na maganda, i-post din doon. May naglabas ng cheque, i-post din doon. May kwento ng OFW yun na umaman, i-post din doon. Kaya tinawag siyang baliwan room. Okay? Nagtarin nyo yun ng mga activities nyo. Kasi ito yung pinaka-centering mo eh. Ito yung pinaka-sentro. Ito yung pinaka-sentro. Kaya kung makita ko doon sa offline system natin, may centering na tinatawag. Ito yung pinaka-sentro. Dito po pag-uusapan yung mga training. Everyday, yung mga daily topics. Echo, Neko, Egab, Ekpo, and Cicel, and Bambi. So lahat ng trainings na yan, hindi po siya through video call o through video conference. Lahat ng training na yan, scripted training lang. So gagawa ka ng script training ng Ego, gagawa ka ng script training ng Neko, gagawa ka ng script training ng Ekap. Parang mga ano yan, parang mga NDO yan, OPP, tsaka ASAP. Okay? Cicel, Banding. Alright? So kayo didiscard ito ng mga topics at consistent siyang gagawin. Anong flow ng gagawin nyo? Dapat meron ka lagi doon everyday. May isa kang taga-TM sa host and my host. Okay, gagawin ng host ng taga-TM. For example, sa amin, 11 PM yung topic namin. May papasok ng 10:30 pa lang, may papasok na doon na mag-TM sa prospect. So gagawin nun, good morning guys, 10:30 na po at 30 minutes na lang magsisimula na po ang ating training dito sa chat room. Pero bago niyan, gusto ko po makita ka ang malulupit at magaganda at mga gwagwag nating mga business partners sa pamamagitan po ng pag-selfie. Unahan mo, selfie ka. Sabihin mo doon, meron na po tayo 30 minutes sa pag-selfie. Then after that, ipapakilala mo na po ang ating speaker for tonight. Alright. So after that guys, after 30 minutes, pagsakan yung mga selfie-selfie, bubulahin mo ngayon yan. Hindi naman po, ano? I-praise mo. Okay? Wow! Ang gagwapo at gaganda nyo naman. So guys, ngayon ho, i-welcome naman natin ang ating speaker for tonight. Ang gwapo, ang isig, ang yaman. Minyong-minyong palapak para kay Sunny Boy. Simple lang, di ba? Ganang sample lang yun. Ngayon, palapakan. You're welcome. Wow, welcome up na. Welcome po. Siya yung magta-topic ngayon. Tsaka every time na nagbabagsak siya ng topic, step by step siya pagbagsak ng topic nun. Kayo naman, sumasagot, hanggang matapos yung topic. After that, i-close na yun ni Kapay Sunny kung sino yung nag-talk doon. Okay, so guys, tapos na po yung training natin ngayon. Ayan, so good night po sa lahat. Then later ho, marami pa pong mga activities and updates na mangyayari dito sa ating chat room. Okay? Again, ako po si Sunny Vera, si Chetra, 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 hanggang matapos yung training. Then guys, i-TM po naman yung tomorrow na training. So bukas po, abangan nyo naman ho yung business partners natin, yung upline natin, siya po yung mag-discuss ng NDO exactly 11 PM na rin. Alright? So same scenario lang lagi, ganun lang. Then after that, lahat na napasok doon na close mo at na-reserve mo, ipapasok po ngayon yun sa tinatawag nating certified members na magkaroon po kayo ng mga meetings every day, or I mean once a week, may tinatawag po tayong meeting room. Pero dito, pag bago po siya, bago mo ipasok sa meeting room, dapat dadaan muna siya sa'yo. Kung ikaw nagpa-join sa kanya, dapat i-one-on-one NDO muna siya. May one-on-one NDO dapat kayo. Ipaintindi mo sa kanya yung business. Kung hindi ka pa marunong mag-NDO, yung video NDO ni Sir Georgie Gonzalez, ibagsak mo sa kanya. Okay? Then after that, orient mo siya sa meeting room. Ay, Parks, congrats ha! Grabe yun, excited ako sa'yo. May isang chat room tayo na sama-sama din lahat, mga uplines natin na mga mayayaman. At isa ka sa na-invite namin na ipapasok doon ngayon. Kasi meron po tayo doon weekly meeting. Ipapasok sa kita. Ititiyak mo yung chat room. Okay, may mga house rule lang doon. Katulad mong bawal ka mag-send lagi ng speaker, bawal ka lagi mag-send ng mga hindi naman about sa business. Kasi more on business na nag-usapan doon. So since na-orient mo na siya, at isa pa po, bawal po doon mag-meet. Okay, bawal doon mag-meet. Alright? So guys, i-welcome mo ngayon dito sa meeting room. Pasok. Guys, welcome po natin ang bago po natin kasama, kakabayan niya lang po kahapon.
Welcome po natin si Maria de la Cruz. Pagpasok! Oh, same scenario. Walang ginawa nyo sa baliwan room. Dito sa meeting room, i-welcome din natin lahat. I-welcome din siya lahat ng certified members. Lahat ng certified members, i-welcome din siya doon. Okay? So, nakasiparate doon yung baliwan room. Nakasiparate yung meeting. Kasi alam nyo bakit? May limitation din kasi yan eh. Kasi kung hindi mo ito gawin yung meeting room, hindi ka pwede doon mag-meeting doon. So, gagawa ka ng isang meeting room na i-keep mo doon lahat ng certified members mo. At meron kayo doon weekly meeting na mangyayari. Ano-ano yun, yung meeting na mangyayari. So, depende sa'yo kung anong araw yung weekly meeting nyo. So, ito yung magiging flow ng meeting na gagawin mo. Same, meron kang taga-meetup sa mag-host ng meeting. O same, magpapa-selfie muna siya ka. Then, after ng selfie ng 30 minutes, goal setting. Yung goal setting, tatakbo din siya ng mga 30 minutes lang. Ano yun? Name niya, sponsor, background, why doing AC, ano yung goal mo this week. So yun, limang ano lang, at ulit-ulit lang yon. Kasi bakit? Para po kasi sa mga bago yun, na makilala natin sila, at para sa mga luma natin, ma-refresh sila ng goal nila. Okay, kaya importante yon na may goal setting sila. So after ng goal setting, dapat may nai-invite ka pong sharer. Ang maaaring lang po, maganda kung OFW yung market mo, kunin mong sharer, OFW rin na yumaman dito sa isip. So magsishare ng kwento doon. Then, after ng sharer, alam naman, i-orient mo yung sharer. Ay, up, after mo po share, pag nag-close mo na po, pwede na rin po kayo mag- ayo para po, after doon, after po mag-share, may pag-usapan. So, after ng sharer, meron kang meeting agenda, pag-usapan nyo ng anong updates sa upline mo, kung baka may mga bagong updates, doon mo naman ako pag-usapan. Okay, so guys, biruin mo to ah. Pag ikaw, alam mo to yung flow ng Facebook marketing, na ganun lang pala siya pinapatakbo. Darating ang time, may leader ka na lalabas dito sa baliwan room, gagawa din siya ng sarili niyang baliwan room, at gagawa din siya ng sarili niyang meeting room. Kaya magugulat ka, sobrang dadami yung chat room mo. Kasi doon ka pinapasokan na lang ng mga leaders mo sa sarili-sarili nilang baliwan room at sarili-sarili nilang mga meeting room. At doon na papasok yung tinatawag na leverage. Okay? Ang topic po natin ngayon is module 1. Sa module 1, ito po yung dinidiscuss ko, kaya inayos ko siya. Kasi ito usually nakita ko sa module 2, yung takbo ng system. So ayusin namin yung module 2. Ang module 2, doon naman po natin pag-uusapan yung university system or elite system. Okay, so i-meeting ko po yung module 2 professors namin na pag-uusapan na lang doon is about the elite system, paano siya tatakbo from your group hanggang pumunta sa UEI system ng elite or RPD MLM University. Alright, so guys, I'm done with my topic. Pwede po tayo mag-Q&A at ang magbabasa po ng mga tanong, si Del Marco ang magbabasa ng mga tanong. Then sasagutin po natin yan. Meron pa po tayo natitirang 30 minutes para po sa ating Q&A. Okay? So, tanong kayo. Dito po sa loob ngayon, nandito po kayo ngayon, meron po tayong 490 attendees. Okay, Mark. I-ano kita, no? Then, Mark, gawin kitang... Mar, okay na? Pwede na. Pwede na, Mar. Apropo. Ito wala si Dilmar. Dilmar. Stuck up si Dilmar. Luwi, dyan ka? Noy? Ikaw na magbasa ng question. Paso ka. Ay na, wala siya eh. Wala siya. Pasok ko na lang sa Zoom. So, ipapasok ko lang si Noy, tapos siya yung magbabasa ng mga tanong. So, mag-start na po kayo ng tanong dito sa, ano, tapos babasahin ni Louie. Alright, Noy! Basahin mo yung mga tanong. Mag-join na si Noy.
Alright. Sabi natin ah. Punti na tayo mag 1,000 ah. Bubuha pa oh. Maganda. Yeah. Alright, Maren, dyan ka na? Yes, ah. Umihi lang po ako. Ah, umihi ka? Okay. May mga tanong na, basahin mo at sasagutin natin. Sige po. Okay, Abs. Yun. Sabi ko dito, mag-start na po ba, Abs, yung Q&A? Oh, start na tayo. Q&A. Diretso tayo. Okay. So yun guys, babasahin ko po dito sa abot ng aking makakaya kasi sobrang dami natin eh. Okay, sabi naman dito, start na po ako apply sana eh. I apply, ask na po ano ang gagawin sa mga prospect na nagpresentahan na ng business tapos sinmood lang sila. Ano ang next gagawin doon? Ulit, pardon? Sabi dito Apsa, ano po ang gagawin Apsa sa mga prospect up na napresentahan mo ng negosyo pero sinmood naman pagkatapos? Ano okay, po yung guys, gagawin na next to? Guys, okay, since mag-online marketing kayo, dapat imamindset mo na yung sarili mo ngayon. Dito sa negosyo natin, dito sa pag-online, sobrang dami pong negative at sobrang walang interesado sa negosyo na ginagawa natin. Okay? Meron talagang positive at meron talagang gustong gawin to. Okay? Kaya kung puro send mood lang siya, ano gagawin mo? Kung magbubuhos pa rin ang oras mo kasi send mood na message ka pa rin ng message, hindi ka na nire-replyan. Ulit, hanap ka ng iba. Kung ano tulad dito, may nagsishare ng screen. Diba? Ayan, Lumamar, next tayo. Pag hindi o, kung saan pa po nagtanong na, pag hindi o po kayo, in-explain ko. Ito naman na. Ito ang next up, so, sabi niya po dito, Morning po, upline. Pwede po ba mag one-on-one po sa trophies po ako sa'yo? Abs, ang tanong niya, Abs, gusto siya makipag one-on-one daw sa'yo. Ayaw niya ng maramihan. Hindi po siya, no? Okay, next na lang na tanong, Abs. Kuhanin yung oras, no? Oo, so, itong next na tanong, Abs. Abs, tanong, ano po ba ang kailangan gawin pag sabihan ka ng isang OFW na scam daw at marami na daw ng loko nito na business? Okay, every time na may ganun, ho, una-una, dapat may nakasigip na kayo ng proof. Dapat nasa website po yan ng Global, yung mga proof na may mga permits tayo. Sendan mo siya ito, yung mga permits natin. Then number two, dapat may mga nakasave kayo ng mga success story ng OFW. Sendan mo siya agad ng success. Mama, paano po nangyari scam? Ito nga po, OFW ho. Umuwi. Kumuha na kanyang check at 200,000. Diba? At ito ho, dapat may nakasave din po kayo ng mga anniversary video natin. Kung mag-celebrate ko po kami ng 14th year, ng 13th year anniversary namin, 50,000 plus ang nag-amen. O, mga ganun, na makita niya, wow, ay ganun pala, mapapagalun siya. Oo, kasama kami sa Guinness Book World of Record. Diba? Maraming kang pwedeng ipakita sa kanya na patunayan na ang negosyo natin hindi scam. Baka yung mukha niya lang mga scam. Joke lang. Alright, Marn, go, next. Okay, Abs, next po, Abs. Ang sabi po dito, Abs, ask ko lang po, paano po kayo mag-keep ng isang leaders nyo na OFW para sumunod sa inyo? Simple lang naman kasi yung pag-keep mo, di ba? Pinanggit ko doon kanina, dapat constant communication. Dapat lagi ka nagko-communicate sa leader mo. Di ba? Kasi hindi lahat din na mapapa-join mo. Mag-i-stay talaga sa'yo na ano. Kaya yung tanong nito, pwede kasi mangyari na isisingod ka rin. Di ba? Pero as long ikaw maramdaman ka ng leader mo, pinapaluan mo siya, minomonitor mo siya, saan ka na ba ngayon? Saan na kita na-enroll? Na-enroll na ba kita dito, Parts? Nakagraduate ka na ba? Anong mga task mo dyan? Tutulungan kita. Sagutin yung mga task mo. Dapat ganun ka. Para makita niya na talagang ano ka, gustong-gusto mo siyang tulungan talaga. Kaya, again, number one pa rin, since sa online ka, huwag mo talaga i-cut yung communication mo sa mga leaders mo. Huwag mo i-cut talaga yan. Then, yung monitoring sa kanila, dapat may meeting kayo weekly, di ba?
May meeting kayo weekly. May daily motivation coach ka na sinesend sa kanya. Daily tagging. So lahat na lang ginagawa mo para lang makip siya. So sa kanya na lang yun kung ayaw niya magpakip. Importante niya, tinuturuan mo siya lagi paano gawin lang business. Right, okay, Ab. Okay, Ab. Ito naman ang next na tanong niya, Ab. Ab, ano po ba po, ano po ilan lagi yung reserve mo every month para may pattern daw? Kumbaga, Abs, ilan daw yung kailangan niya ma-reserve, Abs, para masundan mo yung pattern na ginagawa mo? Ano yun? Ilan yun? Sabi niya po dito, Abs, tanong po, ilan lagi yung reserve mo every month para may pattern po kami? Hindi, kasi gagawin mo naman itong grupo kayo eh. So, hindi bilang, hindi yun, hindi usapan dito kung ilan yung na-reserve mo. Kasi yung pattern na yun o yung system na yun, group doon. Kung may meron doon certified member, sama-sama kayo. Eh, kung gagawin mo ito, ikaw pa lang mag-isa, di ba? Kung ikaw pa lang mag-isa, o didiskarte kang yun, paano ka dadami? Paano ka lalami ng chat room? Mag-is group, patulong ka muna sa mga clients mo. Sabi mo, apps, pasama naman dito sa chat room. May gagawin na ako system na ganito. Kaya yun ko yung system na ginagawa nila upline sa ani. Kasi ako pa lang mag-isa, eh. Okay, but, tulungan mo ko sa mga prospect ko muna dito na pasok. O di ba hanggang sa dadami kayo? Yes, more. Okay, Abs. Ask ko lang po, ano po ba ang pwede gawin sa leaders na nawalan ng idea about sa prospecting daw, Abs? Ano yung dapat nawalan gawin? Nawalan ka ng idea sa prospecting o tinuro ko sa'yo ngayon, tawagan mo ako yung leader mo at tuturo mo itong tinuro ko. Ganun lang siya kasimple. Okay, Abs. Ayun, next na tanong, upline Sunny. Hello po, hingi lang po ng tips. Paano po mapalaki, paano po pinaka malupit at effective na intro sa mga prospect? Yung ano kasi kanina, yung script na pinakita, parang ang tanong niya siguro nito, pag-accept, parang hindi. Ayun. So kung sino man po nagtanong nun, gagawa ka lang po talaga ng script mo na paano mo siya ibubakay. Kaya kung mabasa mo po kanina yung invitation sa mga namin, wala na po kami kung isip mo. O diba? Pag nag-okay siya, punta na. So paano pa lang script mo? Galingan pa. Ito mo pa. Ayun, so okay ha? Okay, Mar. Mukhang nagliligpit ka dyan, Mar, ha? Up? Nagliligpit sila. Okay, so ang next. Ang next, sabi nito, good be a mentor. Tanong ko lang po, paano makukumbins ang isang prospect na gusto namang sumali kaso may pagdududa pa siya? Alright, gamit ka po ABC rule. Gamit ka lagi ng ABC rule, patulong ka po sa upline mo para ma-close deal siya. Kasi kung ikaw lang din siya nagkakausap, nawawalan ka ng ano, nawawalan ka ng pang-close sa kanya. Okay? Kaya gamit ka ng ABC rule, napaka-importante po yan. Pag may kasama ka po sa hub, may kasama ka po sa hub nyo, or kasama ko sa trabaho, kasama mo dyan sa bahay nyo na medyo kumikita, pwede ka magpa-ABC rule doon. Kasama mo sa online hub mo na kumikita to, maraming nadidirect, maraming nababadyo, magpa-ABC rule. Sinabi ko naman ginapisan kanina, tinuro ko naman kung paano magpa-ABC rule. Okay, Abs. Okay. So ito namang next niya, ano niya, napaka-busy. Ay guys, by the way, sa lahat ko pala ng mga medyo maano lang naman natanong, hindi ko na po siya babasahin. Ang babasahin ko lang po yung mga medyo malulupin po ng mga bagsakan, okay? So ang next na tanong po dito, sabi po, good morning, upline Christian from, okay. Hingi lang po sana ng advice, ano po ang gagawin mo sa leader na nakadepende sa spillover na left and right? Thank you po. Di baka naman kasi pinangakuan mo, nalagyan mo siya ng left and right. Kaya ngayon, nakadepende na lang siya, nalagyan mo siya ng left and right. Di ba? So huwag mga ako. Huwag ka mga ako na gano'n, nalagyan mo ng left and right. Trabahuin talaga nila to. Kasi pwede kasi na hanggang ngayon na iniisip niya kasi sinabi mo yun. Diba? So kung hanggang ngayon gusto niyang gano'n, explain mo sa kanya
na kailangan mo rin trabahuin to. Kung ayaw niya, wanap ka na ng iba. Tamad yung mga ganun. Tamad. Okay, Habs. Oo, ngayon, alam niyo na. Okay, so ang next naman na tanong po dito, Habs, sabi po, hello, ask po lang po, normal lang po ba na kapag na-close deal mo ang client, sinisindan mo ito ng resibo kahit wala pang binabayad? Anong resibo yun? Tanungin mo, anong resibo? Resibo ng... Eh, yun lang ano niya, Habs, eh. Resibo ng Meralco at ano na lang ba? Siguro, Habs, resibo siguro, Habs, ng mga nagpadarin sa kanya. Ah, okay. Tawag doon, parang may tinatawag kasi na tuho. Ako, mythology, gano'n. Diba? Ako ginagawa ko rin kasi yun eh. Pag may nakakausap ako, tapos may nagpadala na sa akin, pinapakita ko sa inyo yung resibo. Ay, ma'am, ito may nagpadala na sa akin ngayon. Kung magpadala ka bukas, or mamaya magpadala ka, ilalagay ko sa'yo. Kaya marami dyan, mga diskarte yan ng mga tuhog-tuhog naman. Mga, kaya nakaka-hotspy, minsan dyan nakaka-hotspy. Kasi yung OFW minsan nakakausap natin, may pera na rin pala. So gusto lang, wise din lang. Gusto niya rin magkaroon agad siya ng tao. Kaya, the best din ang technology yan, pakita na ganda yung resibo. Okay, Habs. Okay. Ayun, sunod-sunod, ang daming ano ah. Okay, so sabi po dito, Habs. Question po, Master. Sa tingin niyo po, ano po ang lagay ng bahay niyo po kung hindi kayo nagtitiwala at hindi niyo ay ano yung tanong niya, parang hindi question about sa hindi related sa negosyo, hindi related sa Facebook. Ito na lang, as lang po, ano po pwede gawin sa leader na naka-multiple accounts pero tinatamad maging buy? Walang pangarap, sir. Yung mga tanong kasi nila, ganito rin eh, yung mga tanong. Mas maganda kasi mga tanong dapat more on online. Pero okay lang, sagot nila rin natin yan. May mga leader na multiple account siya, pero tinatamad siya mag-invite. Okay? Dalhin mo siya kay Doc Arthur. Ipapamentor mo siya kay Doc Arthur. Or, ang gagawin, may mentoring naman talaga tayo lang yan. Magkakalingin ang mentoring para mabuhayan ulit siya ng pangarap niya. Kasi baka pwede kasi nawala lang yung pangarap niya. Pwede kasi hindi na siya nangangarap, kaya hindi na siya nag-i-invite. Kasi wala pong kwenta, kahit 15 accounts na siya, wala ka naman na ginagawa. Ako po, wala ka kwenta-kwenta yun. Walang kwenta yung 15 accounts mo. Dapat dito hataw para magkaroon ka ng maraming pay-ins. Next, Mark! Okay, Habs. Yun. Sabi ko rito, ang iba, Habs, nangingi ng script to, Habs. Okay. As paano po paparami pros, paano po? Okay, well, hindi ano. Habs, may script. May script ka po ba daw, Habs? Mga ganon, yung mga tanong nila dito. Tanong ko, Habs, ano dapat gawin sa isang prospect na sana magpipihin this month, ngayon, bigla na lang niya akong minura na plastic daw ginagawa ko. Ayan yung mga tanong na kaya mo na rin siya sagutin. Minura ka na nga, hindi na nga nag-join, ang gagawin mo, alam nga naman, awayin mo yan, pumurahin mo rin. Kasi lagi kasi sinasabi na always the next. Diba? Next ka lang lagi. Pag may ganun, hindi mo deserve yun, hindi niya deserve na mag-join sa'yo. So hanap ka ulit, next ka ulit, okay? Huwag mo masyadong damdamin, alright? Kasi ayaw eh. Ako kasi pag ayaw, wala na ayaw mo eh. Mas hanap ako ng gusto na mas tutulungan ko dito na ikita sa isip. Okay, so thank you, Plain Sunny Boy. So ito namang next, Habs, sabi dito, Habs, tanong ko lang po, ano po ba gagawin sa mga leader na nawalan na ng gana, motivate ko naman everyday, ginagawa ko, wala pa rin nung gana. Ano yung gagawin? Magpaturo siya kay ano, kay Risa, para magkaroon siya ng gana. Di ba si Risa, ang laki ng grupo sa gana?
Alos ko naman, Dilmar, yung talong kanina. Alos mga sig lang eh. Wala nang gana yung video. Parang ganito po yan. Natulog. Ba natulog? Kung baga namatay na siya. Eh, sabi nga lagi ng mga apply sa atin, mas masarap po mag-alaga ng bagong panganak kaysa mag-alaga ka ng patay. Ang hirap po buhayin yung patay. Tulog na nga eh. Huwag mo nang pakialaman yun, natutulog na yun. Ay, ayaw niya na eh. Okay, so ask ko din, sabi ni Tops, ask ko lang upline dapat maunang gawin, mag-NPP o mag-secret account muna, thanks po. Kasama ba yun, Ab? mas maganda po, para magalitan tayo ng advert dito pag mga account and account kumusapan natin. Mas maganda mag-NPP ka muna. Kasi mas maganda ma-upgrade yung account mo, sayang. Ang pairing ko lang, 1.5 pag hindi naka-upgrade. So, upgrade na. Para maging 1.8 ang pairing mo. Huwag kalimutan mag-maintenance every month. Okay, Abs. Ito, Abs, malupit na tanong. Sabi dito, Abs, good morning po. Ano tama gawin sa reserve na nag-clip sa chatroom dahil iniwan daw ng boyfriend pati business dinadamay? So naging emotional siya kasi iniwan siya ng boyfriend niya. Okay? Opo, siguro. Advice ka lang sa kanya, huwag na magdalala kasi kung iniwan ka ng boyfriend mo, may boyfriend ka pang darating talaga na mag-deserve mo yun. Kaya magiging deserve mo yun kung gagawin mo muna yung easy. Dito yayaman ka. Pag mayaman ka na, pwede kang bumili ng boyfriend. Yan. Tama ba, Mal? Di ba ikaw yung gano'n yung sagot mo pag may mga downline ka na gilip sa chatroom? Oo. Mayaman muna kasi anytime pwede kang bumili ng boyfriend. Parang si Iris Manain, hindi muna nag-boyfriend. Kasi sabi niya, pag mayaman na siya, bibili na lang daw siya ng boyfriend. O, di ba? Ang bibili niya, ang mga kamukha ni Yolo Pascual. Hanggang 9 lang tayo eh. Meron 2 question ka na lang siguro. Sige, 2 question na lang. Ito, sabi dito, mabilis kasi yung mga apps eh. Kumbaga maraming tanong pero pasensya na kayo guys ha. Tanong ko lang apps, katulad namin na mga OFW na walang time po, palagi busy, mas mabuti ba na kumuha ng full-timers app? Ay, ang ganda ng tanong. Okay, ganito. Pag OFW ka na wala ka naman yung time pahataw, isa kasi sa magandang system din na ginawa ng ibang grupo or grupo namin ginawa na rin siya. Example ko na lang sa inyo si Rocky, yung bumili ng sasakyan na inyo. Si Rocky ho, dati po siyang sinuportahan din lang ng OFW. So eh, kami napunta dito, sinuportahan ng OFW as full-timer. Umataw, gigil, yumaman ngayon. Diba? Yumaman! Nagkaroon ng sasakyan, kumikita ng 6 figures per month. Dati rin siya sinuportahan ng OFW. So ngayon, di ba? So kung ikaw ho, na walang time dyan, malay mo, nagkaroon ka dito ng full-timer left and right mo. Sinuportahan mo muna for six months. Umata mo, nagkaroon ng grupo left and right. E di, paano na yung account mo? Di ba maganda? Ang maganda lang dito, kailangan mo lang mag-take ka lang ng risk. Kasi business naman eh. You have to take a risk. Kasi hindi lahat na makuha nating full-timer, gigil katulad ni Rocky. So what if ang nakuha mo gigil? Ayun, di ba? Marami kami nakikita dito na mga ganon. Pero ngayon, ang laki ng mga pinikita ng mga bata na yon. Okay? Kung sino ka man po, yung FW na nagtanong na yon, the best po yun gagawin kung kaya mo naman po mag-support. Kung hindi mo kaya, eh di pag-uwi mo na lang mag-full-time ka.
Okay, Abs, thank you. Yun, last na katanungan na lang ko, Abs. Okay. Sabi po dito, about sa maintenance naman itong tinatanong niya. Okay. About pa rin sa ano. Okay, Abs, ano na lang, Abs, kasi ang mga tanong nila kasi dito, almost about sa mga maintenance. Technical na. Okay. Ganito, yung Facebook marketing system natin, sobrang ganda po siya. Kailangan mo lang talaga masundan hanggang sa paano mag-recruit, paano mag-invite, hanggang paano i-keep mo. So the best keeping po, tinuturo ko yun sa module 2. Abangan nyo po ulit yun, ikakalat po yun ulit yung link sa Ultimate Eagle. Mag-usokin po itong module 2. So kainin po tayo ulit, so abangan nyo yun. Okay? So sa lahat po ng mga nag-attend ngayon, pag meron po dito ibang grupo na gustong kuhanin yung script, personal message na lang ako. Sa UEI naman, yung script na ginagamit natin, halos lahat naman ginagamit doon, isi-send ko lang sa UEI PC. Pukopyahin na lang yon kung ano. Okay? So sa mga nandito po na hindi po namin kagrupo, personal message na lang po ako para kuhanin mo po yung script. Okay. Tapos so, may oras lang po ako na kung gusto mo po mahaba yung pintuan natin, sa araw lang po ako mahaba ng pagkwentuhan kasi pag gabi ho, nagbabantay po ako ng baby. Hindi po ako masyadong online. Yes! Alright! Daddy's, ano po ako, daddy? Daddy po ako pag gabi. Nagbabantay po ako sa baby ko. Alright? Pero po, umiiyak na ako. Gusto mag-dede. Simulan ko muna. Guys, maraming salamat sa lahat na nag-attend. Picture tayo, picture. Mga limang shot, okay lang. Tapos, immortal tayo, naka-immortal. Immortal. So lahat na mapapasama sa picture na to, yayaman ng bonggang-bongga. Okay? Immortal, immortal. Right, 1, 2, 3. Alright, next page tayo. Next page. Next page tayo. 1, 3, 4. Immortal ulit. 1, 2, 3. Alright, next tayo. Next. Next. 1, 3, 4. Immortal. Ang daming gaganda pala dito.